Hi guys! Welcome, welcome, welcome! I'm JQ and this is Hair Wonders. So ngayon guys, hair science ulit tayo. The last hair science na ginawa natin kung paano alagaan yung hair, kung anong mga nangyayari pag may nilalagay tayo sa buhok, so anong paanong gagawin pag nasira or ano yung mga dahilan kung bakit nasisira yung hair. Ngayon naman, ang tatakal natin is hair cycle. Okay? Yung paano pagtubo ng hair. Kasi ano nga ba ang aalagaan natin buhok kung hindi naman natin alam kung paano tumutubo ang hair. So, may mga cycle-cycle yan. So, madalas tinatanong bakit naglalagas yung buhok ko, bakit mas madalas nakakalbo ang lalaki kaysa sa babae, bakit mas nauuna silang malagasan ng hair. So, may mga ganong question. So, ano bang meron ng buhok natin? Kung paano tumubo? So, hindi na ako nag-drawing guys kasi medyo masyado ako maganda mag-drawing eh. Nagandaan na lang ako ng bottle, ng glass, o ng aquarium, okay? So, parang ito, ang hair bulb ng buhok natin. Alam niyo yung pagbunot nyo ng buhok sa anit nyo. Di ba may makikita kayong bulb sa dulo? So, dito nakakapit yon. Ang hair bulb is yung hair factory ng buhok. Dito nagsisimula lahat. Okay? Ang hair bulb is meron niyang nutrients per more on amino acid. Okay? So, mas marami siyang amino acid, guys. Pag tumubo yung amino acid, yung hair, nagiging keratin siya. So, there's the difference between the two. They're both protein, came from protein, pero nagsisimula ang buhok, ang keratin, sa amino acid. Once na nahanginan, nagiging keratin siya. Okay? So, sa hair bulb natin, merong apat na nakadikit sa kanya. Sa ilalim, merong arteries, merong dermal papilla. Okay? Yung dermal papilla, yun yung nagbubuo ng buhok. Yun yung nagbibigay ng amino acid. Okay? Para mabuo sa hair bulb. Yung isa naman, yung arteries, doon naman nanggagaling yung kadugtong sa katawan natin. Doon nanggagaling yung nutrients, yung moisture, para habang nabubuo yung amino acid through para dumiretsong keratin, healthy siya dahil meron kang nakakonekta sa dermal papilla. So, paano siya tutubo? Meron pang isang nakatikit sa gilid niya na erectopili muscle. So, muscle siya. Siya yung nagpa-pump. Parang pinapump niya ng pinapump yung hair bulb. Para pag pinapump niya, gumagana, nagmimix siya sa loob hanggang tumubo. Okay? On the other side, meron tayong sebaceous gland. Yung sebaceous gland, yun naman yung nagsisecrete ng oil. Okay, so apat na nakadikit. Pero meron pang isa, pero hindi siya nakadikit sa hair bulb. Okay? Yun naman yung perspiration gland. Doon naman lumalabas yung pawis. Okay, pero hindi siya nakadikit sa hair bulb. Okay? So meron tayong turo dito sa Philippines. Merong 3 cycles. Okay? Pero kung mas papalalaminan ang pag-aaral, meron tayong 5 cycles ng hair. Ang 5 cycles of hair, nag-uumpisa sa anagen. Anagen stage. Okay? Ang anagen stage, yun yung pagtubo, pag-process ng pagtubo ng buhok. So, nagsisimula sa hair bulb. So, dahan-dahan, tumutubo. Yun yung anagen stage. Ang first cycle ng buhok, ang unang tubo, simula baby ka, naglalas yung hair for 7 years. Okay? Mas matagal ang tubo, ang buhay ng buhok ng babae kaysa lalaki. Okay? So, kaya mas mapapansin nyo, yung buhok ng lalaki, mas mabilis. Mas mabilis tumubo, pagupit ng pagupit. Yung babae, medyo mas mawagal ang tubo. Okay? So, mas mabilis ang cycle ng lalaki. Yung susunod na stage is catagen phase. Ang catagen phase naman, yun yung after 2 to 3 weeks from anagen, start na siya ng, papasok na siya ng catagen stage for 3 weeks to 4th week. Bababagal na yung pagtubo ng buhok. Kaya minsan mapapansin nyo, bakit? Bakit ang bagal ng pagtubo ng hair ko? Bakit parang humihinto ang pagtubo ng hair ko? So, ibig sabihin, nandun siya sa catagen stage. So, ano bang pwede mong gawin pag nasa catagen stage ka? So, you have to stimulate your hair bulb.
Sometimes you have to massage your hair bulb, your head, your scalp, and pwede ka maglagay ng mga stimulants oil like peppermint oil, yung mga nakapag-stimulay ng scalp. So para mas mabilis ang pagtubo. Okay? Then after ilang years, ilang months, ganun yan, recessions, medyo magpabagal ng pabagal ang pagtubo ng hair. Papasok na yung telogen stage. Ang telogen stage naman, yun naman yung stage na hihinto, as in hinto, yung pagtubo ng hair. Ibig sabihin, mamamatay na yung buhok. Okay? So madalas ito nangyayari sa mga lalaki. Ang buhok kasi natin, merong 25 cycles. Ibig sabihin nun, pag-ikot ng cycles na yon, yung pagtubo, paghinto, pagpatay, meron tayong 25 cycles. Pag naubos mo yung 25 cycles, hindi natutubo yung buhok. Okay? Yun yung madalas na kanina sinabi ko, mas madalas matumubo ang buhok ng lalaki. Kaya pag nalagas, after 25 cycles, hindi na natumutubo kagad. So, naka-program, naka-genetic program ang mga buhok natin ng ganon. So, mas mabilis talagang malagas ang buhok ng lalaki kaysa babae. Kaya mabilis na mapupanot. So, ano pwede natin gawin? So, ganon na nga yung program natin. Yun yung sinabi ko, take care yung... kasi ang mga lalaki mas madalas na i-stress. Mas kinikim-kim na mga lalaki ang stress nila. Hindi nila nare-release. So, na-alter yung hormones sa katawan nila. Sa Amerika, meron silang mga genetic program sa mga hormones nila. Pero dito, wala tayong ganun yata. I don't know. Pero, so yun ang mga pwede mong gawin. Yung proper diet. Tapos, pwede ka maglagay ng stimulant oil. At medyo control yung stress mo. Control mo yung stress mo. Para, kasi pag na-stress ka, napapansin nyo, nag-hair fall kayo. Kapag nag-hair fall kayo, ibig sabihin, madalas, stress kayo or pangit yung takbo ng loob ng katawan nyo. So, kontrolin nyo yung mga stress nyo. Kasi that's the main reason kung bakit nakakalbo or madaling malagas, nag-hair fall talaga yung mga buhok natin. And especially, eat plenty of proteins. Kasi yun yung main reason kung bakit nabubuo ang amino acid. So, pag nag-less kayo sa meat, sa protein, medyo babagal din ang tubo ng hair. Then the fourth stage, dun sa after the telogen, yung paghinto, is the exogen stage, exogen phase. Yun yung paglagas na, yung natatanggal na yung buhok sa hair bulb. Yun na yun. Kasi ang telogen, paghinto. Exogen, yung paglagas na ng buhok. Nandun na yung natatanggal na yung buhok mo. Okay? Then the last stage is the kenogen. Kenogen, yun naman yung nag-uumpisa. Yung pagpasok ng amino acid tapos naggagawa na ulit sa hair factory, sa hair bulb. Yun yung kenogen. Hanggang pag tumubo, yun na yung catagen ulit. So, paikot-ikot lang siya hanggang 25 times. Okay? So, 25 times siyang paikot-ikot ng cycle. Yun nga lang, ang lalaki, mas mabilis, ang babae, medyo mas mabagal. Kaya mas maraming buhok pa rin ang babae kahit matanda na. Ang lalaki, sa mabilis ang cycles nila, hanggang pagtanda, kalbo na. So, ano may kagandahan nitong hair science nito? Okay? Paano mo aalagaan ang hair bulb mo? Yung how you take care of yourself? Kasi kadugtong lagi yan sa buhok. If you keep on dieting, you keep on exercising, and hindi ka nagre-replenish ng water, hindi ka nag-hydrate, connected yan sa hair mo. So, bakit mapapansin nyo yung mga physically active, mas dry ang hair kaysa sa hindi. Okay? Kasi nawawala, hindi na napupunta yung moisture sa buhok nila, hindi na umaabot, kumbaga. Okay? So, ano ba yung mga mapapabilis ng tubo ng hair? Okay? So, ang hair, mas mabilis tumubo pag mainit kaysa sa winter season or sa malamig. Kasi mas active yung glands ng katawan natin. So, mas active yung erectopili muscle tsaka yung hair bulb pag mainit. Kasi active yan. Pag malamig, syempre, parang tulog yung katawan. Okay? Ano pa? Yung hair natin, mas mabilis tumubo kung lagi tayo nagbabasa ng buhok. Okay? Mas mabilis siyang tumubo. Ang hair kasi natin, mas tumutubo ng half inch.
half inch, maximum of 3/4 kada buwan. Pag 1/4, ibig sabihin mabagal, yung hindi active yung lifestyle mo. So, mas mabilis tumubo pag lagi ka nagbabasa ng book. Papansin nyo, guys, yung pag naghugas kayo ng kamay, yung kuko nyo, sa kamay o sa paa, laging mas mabilis tumubo ang nasa kamay nyo. Kasi mas madalas kayo naghuhugas ng kamay. Ang mga kuko natin at ang hair ay iisang keratin yan. Kaya mapansin nyo, pag madalas kayo naghuhugas ng kamay, mas madalas kayo nagka-cut ng nails. So, ganun din sa buhok. Pag madalas kayo nag-wash ng hair or nagbabasa, mas mabilis tumubo. Ano pa? So, pag active yung lifestyle mo, nag-exercise ka, mas mabilis talaga tumubo ang hair mo. Pero yun nga lang, pag hindi ka nag-hydrate, dry yung buhok mo. Tapos sabayan mo pa yung active in lifestyle, mahilig magpa-color, magpa-bleach, talagang masisira at masisira na yung hair mo. So you have to parang control, kadugtong lagi yung lifestyle mo, hindi lang yung sa pag-treatment mo ng hair, sa pag-aalaga mo, kung hindi mo naman inaalagaan yung buhok mo. Okay? Mas mabilis din ang tubo pag lagi kang puyat kaysa lagi kang tulog. So syempre, pag tulog ka, mas mabagal yung metabolism ng katawan mo. Pero yung mga laging gising, laging puyat, like yung mga call centers, mas mabilis ang tumubo ang hair nila. Kesa dun sa mga laging nasa layback, chill lang na mga tao, medyo mabagal ang tubo ng hair. So, ganun yung mga, kung sumutumubo yung buhok mo kagad, so may mga, at least may mga idea ka na. And especially, eat healthy, guys. Kung gusto mong healthy yung hair mo, kasama yung pagkain ng sustansya palagi. Especially mga protein-based na pagkain. Okay? So, sana ngayon, nakadagdag to sa kaalaman nyo. Kasi ang hair, hindi lang sa pag-alaga ng buhok, pati sa pagtubo. So, kailangan nyong alagaan. So, kung ayaw nyo mapanot or makalbo, iwasan yung pag-stress, kumain ng masustansyang pagkain, at lagi nyo massage yung hair nyo. Okay? Tsaka, wag na wag kayong maglalagay ng shampoo. Kaya madalas din nakakalba mga lalaki, guys. Kasi pag maiksi ang buhok, diretso yung concentrated na shampoo, diretso sa anit. Okay? Ang babae, pag nag-shampoo, sa shaft muna, hair shaft muna naglalagay. So, naiiwasan yung scalp hanggang ilagay, umabot na lang yung shampoo sa anit. Okay? So, mas madaling malagas ang buhok ng lalaki dahil sa pag-alaga rin ng buhok. Okay? So, connected lahat yan. If you want to grow healthy and faster yung hair nyo, kailangan nyo rin alagaan yung scalp nyo kasi doon nagsisimula lahat. So, guys, I hope na nakadagdag ako sa knowledge sa pag-alaga ng hair nyo. And next video, gagawa ulit tayo ng buhok. Bye-bye! Like, share, subscribe. See ya!